puto na pang 1/2 kilo ang ating lulutuin ngayon. Isa rin po sa mga requested recipe natin na gawa ng video yung ating puto ala Goldilocks na pang business naman. Sa bandang dulo po ng ating video, hindi lang po pang 1/2 kilo ang aking recipe na ibinigay, nagbigay rin po ako ng 1 kilo at 2 kilos recipe. Tara na po at samahin niyo uli ang inyong Mommy Loves sa paggawa nito. Isa rin po sa mga requested ng ating mga palalabs na magkaroon daw sila ng mga murang ingredients para mas mura rin nilang maibenta ang ating puto ala Goldilocks. Yung mga ganitong margarine po, kung napapansin ninyo, ay available po sa mga palengke na bibili po ito ng 20 pesos, 1/4 kilo na. Para po sa ating 1/2 kilo ng puto recipe, gagamit lang po tayo ng 1/8 kilo ng ating margarine. Para naman po mahati natin ito, kahit wala tayong timbangan, ilagay lang po natin ito sa mga lalagyan at dito po mas madali po nating matatansya yung kalahati ng ating margarine. Then, i-melt or tunawin po natin ito sa mahinang apoy lang. Make sure lang po na huwag natin tigilan ito sa paghalo dahil madali lang naman po itong matunaw para maiwasan po nating masunog yung ating margarine. Dahil kapag nasunog po ito, malaki po yung possibility na makaapekto sa resulta ng ating puto, which is magiging mapait. Heto lang po lahat ang ating mga kakailanganin sa paggawa ng ating napakasarap pero murang puto ala Goldilocks. Para naman po sa ating mga palalabs na wala po talagang available na mga measuring cup sa kanila, tingnan nyo po yung aking ipapakita ngayon. Yung mga regular po nating kapihan, hindi po yung mug na medyo malalaki ha, yung mga regular po talaga na tasa, pansinin nyo po kung gaano kadami para po sa susunod pwede nyo na po itong gamitin. Yung 1 cup po ng ating water ay hindi po masyadong napuno, may kaunti pa pong puwang dito sa ating cup. Next time po, kung talagang hindi lang po talaga available yung mga measuring cup sa inyo, pwedeng ganito na lang kadami yung gagamitin nyong ingredients. Sa isang malinis na mixing bowl, salain po natin yung ating 1/2 kilo ng all-purpose flour. Ito po yung mga harinang nabibili sa palengke na per kilo. Sa video po natin ito, sinikap ko po na per kilo or per pack yung aking gagamitin dahil nga po pang business na ito. Madalas naman po pag pang business, ganito po karami yung ating gagawin. If ever nang po na gusto nyong mas kakaunti, pwede nyo pong balikan yung video naman natin ng ating original na puto ala Goldilocks na kung saan mas kakaunti lang po yung ating mga ginamit. Per 1/2 kilo po ng ating harina ay gagamit naman po tayo ng 1 pack or 50 grams ng ating baking powder. Ganito po yung aking ginagamit sa lahat po ng laging nagtatanong. Gagamit rin po tayo rito ng 1/4 plus 1/8 kilo ng ating asukal. Pansinin nyo po yung aking gagawin mga palalabs. Hinawakan ko po yung bandang kalahati. Then yung kalahati naman po ng kalahati, which is yung 1/8. Para yun na po yung magiging hangganan at hindi na po natin mailalagay lahat itong ating 1/2 kilo ng ating washed sugar. Washed sugar din po or segunda ang aking ginamit para naman po mas makalesen tayo sa presyo dahil dito po sa amin 44 pesos lang po per kilo ito, yung white sugar naman po ay 48 pesos. Gagamit rin po tayo rito ng 3 swak pack or 99 grams ng powdered milk. Meron na pong nabibiling ganito na yung pang tatlong baso na, pero 33 pesos po kasi yon. Mas makakamura po tayo kung ganito na patingi-tingi, 27 pesos lang. Pwede rin po tayong gumamit ng kahit na anong brand, pwede rin po yung skim milk, pero I highly suggest na yung ganitong brand mga palalabs, hindi po ito sponsored ha. Malaki lang po kasi yung ambag na lasa ng creaminess ng ating gatas, kaya much better na mas magandang gatas po ang ating gagamitin. Maglagay rin po tayo rito ng 1/8 teaspoon ng salt. Kung wala kayong teaspoon, wag uli kayong mag-worry mga palalabs. Kumurot lang po kayo dun sa inyong asinan, then isama nyo po dito sa ating mixture. Pang-balance lang naman po ng lasa ang ating asin sa ating puto mixture.
maglalagay na rin po tayo ngayon ng 2 pirasong large to XL size ng itlog. Kung small to medium size naman po ang inyong gagamitin, gawin nyo pong 3 piraso. Then, ilagay na po natin yung ating melted margarine. Make sure lang po mga palalabs na hindi na po mainit yung ating margarine kapag isinama po natin sa ating mixture para naman po hindi agad-agad maluto yung ating itlog na posible po mga palalabs na magkaroon po tayo ng scrambled egg. Then maglagay po tayo rito ng 3 cups or 750 ml ng water. Sa mga wala po uling panukat, yung 1.5 po natin nalalagyan, kalahati po nun. Pero ang pinakamaganda po mga palalabs ay tandaan nyo po yung pinaka-consistency ng ating puto mixture. Minsan nga rin po pala may mga harinang mas nangangailangan ng tubig. If ever lang po na yung 3 cups ng water ay hindi sapat or medyo mas malapot po yung inyong mixture, mag-add po kayo ng 1/8 to 1/4 cup uli ng tubig. At sa mga gusto naman pong gumamit ng evaporated milk, kahit hindi na po kayo gumamit ng powdered milk, evaporated milk na lang po ang inyong gagamitin. Ang gagawin nyo lang po, yung dami ng ating tubig ay papalitan nyo po ng evaporated milk. Pero para po sa mga magtatanong kung Mommy Loves, ano po ba ang mas masarap? Yung gagamit po ba ng powdered milk or ng evaporated milk? Mas masarap po mga palalabs kung powdered milk ang ating gagamitin. Mas creamy po talaga yung ating puto compare po sa evaporated milk ang ating ginamit. Importante rin po mga palalabs na huwag nyo pong haluin ng mabilis yung ating mixture para hindi po kayo makapag-create ng maraming bubbles at para hindi rin po magbutas-butas ang inyong puto. Katulad po ng aking sinabi sa inyo kanina, napaka-importante po na alam nyo yung consistency ng ating mixture. Hindi po dapat malabnaw at hindi rin po sobrang lapot. If ever po na malapot ang mixture nyo, ito rin po ay isa sa mga posibilidad kung bakit nagbubutas-butas rin po yung resulta or yung outcome ng ating puto. Para po sa madali ang pagsasali ng ating mga puto mixture, pwedeng-pwede po tayong gumamit ng ating mga pichel. Dito po diretso na nating sasalain ang ating puto mixture. Kahit po sinala na natin yung ating mga dry ingredients, much better po na salain pa rin natin yung ating mismong puto butter para naman po mas makasigurado tayo na makinis po talaga yung outcome ng ating puto a la Goldilocks. Ngayon ay ready na po ang ating puto butter. Hindi na po natin ito kailangan pang i-rest. Dito po ay nakagawa tayo lahat ng 1,400 ml ng ating puto butter. If ever po mga palalabs na hindi nyo po agad-agad naluto ang ating puto butter, tatagal naman po ito sa ating rep ng hanggang 12 hours. Pero bago nyo po ito lulutuin, i-check nyo po muna yung consistency dahil habang tumatagal or nare-rest po yung ating puto butter, lumalapot po yung ating mixture. I-ready na po natin yung ating mga molder. Dito po ay gagamit ako nitong mga flour molder. Available po ito sa mga online store, katulad po ng Lazada at ng Shopee. Meron po itong medium at large size. Ang gagamitin ko po ngayon ay parehong medium size molder. Sa mga nagtatanong po at hindi pa nila alam kung anong size ng kanilang molder, ang gawin nyo lang po, gamit po ang tape measure or ruler, sukatin nyo po yung pinakaibabaw. Kapag 2 inches po, ito po ay medium size. At kapag 3 inches naman po, ito ay large size. Isa po sa napakahalagang paalala mga palalabs, huwag na huwag po tayong magigris ng ating mga molder. Bakit? Dahil unang-una may margarine na po tayo sa ating mixture at ikalawa makakaapekto po ito sa pag-alsa ng ating puto. Sa paglalagay naman po ng mixture sa ating mga molder, hindi ko na po ito sinukat mga palalabs. I-check nyo na lang po sa bandang dulo ng ating video yung yield o kung ilan ang ating nagawa sa lahat ng ating mga mixture. Basta po ang dami ay dapat lampas sa kalahati ng ating mga molder, huwag po nating masyadong punuin para magkaroon po ito ng space sa pag-alsa. Kapag masyado nyo pong napuno ng mixture yung ating mga molder, ang mangyayari po ay magpuputukan yung pinakaibabaw. Kung yun po yung gusto nyong mangyari, yung parang nakangiti yung pinakatap ng inyong puto, pwede nyo pong dagdagan yung paglalagay ng mixture sa ating mga molder. Para naman po sa ating toppings,
55 grams po ng keso or yung isang box po na regular size ng keso, 1/3 po nun ang hiniwa ko ng ganito kalalaki para pang toppings. Pwede rin po tayong maglagay ng itlog na maalat. Importanteng alam rin po natin ang lakas ng apoy na ating gagamitin. Once na kumulo na po yung tubig sa ating steamer, iset na po natin yung lakas ng apoy sa medium-high heat, meaning hindi po ito yung pinakamalakas, mas mahina po ng kaunti sa pinakamalakas na apoy ng ating kalan. Lulutuin or i-steam po natin ito ng 10 minutes. If ever po na large molder naman po ang inyong gagamitin, lutuin nyo naman po ng 15 minutes. Pareho nyo pong huwag kalilimutan na lagyan ng tela ang pinakatakip ng ating steamer para naman po maiwasan nating matuluan ng tubig yung ating mga mixture, which is hindi rin po magiging maganda ang epekto sa ating puto. After 7 minutes pa lang po ng pagkakasalang natin, ay hanguin na po muna natin itong ating steamer na pinaglagyan ng ating mga puto dahil maglalagay naman po tayo ng ating keso. Kapag naglagay po tayo ng keso ay medyo bilisan po natin kasi kailangan din po agad natin itong maisalang sa ating steamer at medyo i-press po natin yung ating keso para dumikit po talaga sa ating puto. Then isalang at lutuin po natin for another 3 minutes hanggang sa matapos po natin yung cooking time na 10 minutes. Pero still after 10 minutes, mag-toothpick test po tayo para makasigurado po tayo na lutong-luto na po hanggang sa pinakaloob yung ating puto. And charan! Heto na po ang ating puto a la Goldilocks na pinamura lang po yung mga ingredients at the same time, masarap pa rin po. Aaminin ko po sa inyo mga palalabs, iba pa rin naman po talaga yung lasa kapag mas masarap na butter or margarine ang ating ginamit at inihalo dito sa ating puto a la Goldilocks. Pero I can assure you, napakasarap pa rin po nito. Hindi po masyadong napansin nung mga regular na kumakain ng ating puto a la Goldilocks na ibang margarine ang aking ginamit. Malambot at masarap, creamy pa rin po itong ating puto a la Goldilocks kahit mas murang mga ingredients ang ating ginamit. Sa bandang dulo po ng ating video, hindi lang po pang 1/2 kilo recipe ang aking ibinigay. Nagbigay rin po ako ng pang 1 kilo at 2 kilos para po talaga sa ating mga palalabs na gustong maramihan ang kanilang gagawin. Pwede nyo po itong ipack ng maramihan, pwede rin po sa mga bilao at sa mga microwavable tubs. Sa mga nagtatanong po kung paano raw po ako nagki-cling wrap ng ating mga produkto, tingnan nyo po yung aking gagawin. Pinapaikot ko po yung ating cling wrap hanggang sa pinakailalim ng ating packaging. Sa pinakaibabaw ko na po ulit ito puputulin para naman po mas dikit na dikit po talaga ito. Hindi po ito basta-basta matatanggal. Ang cling wrap po kasi ay didikit sa kapwa niya plastic o kapwa niya cling wrap. Kung may space po kayo sa bandang ilalim, talaga naman pong magkakalas or matatanggal yung ating mga balot. Make sure lang po na mahila or mabanat natin ito ng mabuti para mas ma-clear o mas malinaw po nating makikita yung pinakaibabaw or yung pinakaharap ng ating packaging. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang lahat ng ating ginastos, kung ilan po ang ating nagawa, magkano po natin ito pwedeng ibenta, at syempre kung magkano po ang ating posibleng kitain kapag ito po ay isasama natin sa ating food business. Come on, let's go, you can feel my home for the recipes of my very own. May itlog po your business and family. Cooking made easy, mix and cook recipes of my very own. May itlog po your business and family. Cooking made easy, mix and cook.